So guys, andito na naman ang Bibiyaheras. At naisipan kong magtanong sa mga ibang kapwa OFW kung ano nga ba yung mga reason nila at naisipan nilang magtrabaho abroad. So ito, maririnig natin kung ano yung iba't iba nilang dahilan kung bakit ngayon is andito sila abroad. At gutom sa Pinas. Kaya yun. Napilitang magpunta dito. Kahit kahit malayo sa pamilya. Kahit malayo sa pamilya. Hindi ko nga alam kung bakit ako nag-OFW. Hindi ko alam ba't nandito ako. Basta pag-gising ko, nandito na ako. Nag-OFW ako dahil sa, syempre, pangarap sa mga anak, makapagtapos, yun lang. Syempre, lahat ng nanay, yun ang pangarap. Kaya, hirap, tsaga lang, tiis-tiis. Few inches later, noon, wala naman talaga akong planong maging isang OFW. Dinala lang ako ng asawa ko dito. At ngayon, kailangan na namin mag-stay dahil sa may pinag-aaral na kami. Siyempre, para makatulong sa pamilya, para at least makatikim naman sila ng kaginhawaan sa buhay. Kaya ako nag-OFW para sa pamilya ko, para matutusan ang pag-aaral nila. Sa ngayon may nakatapos naman, may nakapag-asawa. Ako nag-OFW, hindi para sa akin, para sa pamilya ko, mga anak ko, asawa ko, mga magulang ko. Kaya ako nag-OFW. Matagal na ako dito kasi may pinapaaral pa ako. Ngayon, pag nawala, tapos na yung pinapaaral ko, uwi na ako ng Pilipinas. Ganun lang yun eh. Kasi sa Pilipinas, hindi mo makukuha yung trabaho, yung sweldo sa Pilipinas kaysa dito. Dito medyo may kalakihan. Hindi naman ng malaking malaki talaga. Tama lang para sa dalawang pamilya. Hi! Peace! Yun lang. Para sa mga anak ko, para makatapos sila ng pag-aaral at maranasan naman nila yung kaginhawaan sa buhay. Yun lang. And I thank you. Stop ng recreation na abnormal. Bakit ko? Eh, kasi mahirap yung buhay sa Pinas eh. Kailangan kasi aalis tayo. Hello Philippines, magandang hapon. I-share ko lang kung bakit ako naging OFW para sa family ko. Para matustusan ko yung pangangailangan na araw-araw. Para ma-share ko yung kapagpigay ko sa Saudi Arabia. Tsaka para sa mga anak ko, para makapag-aral lang maayos. How are you? Why you work abroad, brother? Because I coming from my family. And that's why I coming. I want money. Hapon sa inyo lahat. Ako'y nag-OFW dahil para sa, siyempre para sa pamilya. Sa mga anak, para makapag-aral. Magiging maganda ang kinabukasan. Yun lang. Pinabati ko yung mga anak ko dyan sa Pilipinas, sa Bikutan. Bunso, yung mga anak ko babae, saka yung kambal. Panganay, siyempre. Basta sa inyo lahat dyan. Let's have some responsibility. So that's why I came for Saudi Arabia. Like I give to good family and give to what you call protection money after getting future like that. I have a problem in my home, so I came here. I need money because there is not too much, you know, work. I need a work, so this is a good place for me. So I came here. So yun na nga guys, so narinig na natin kung ano yung mga iba't ibang reason nila kung bakit sila naging OFW at nagtrabaho abroad. At para naman sa akin, ganun din, parang mostly naman yun ang talagang mga reason yung para sa pamilya,
para makatulong tayo sa kanila at medyo makaangat ng kaunti sa buhay. Hindi mo makaangat, medyo makaluwag lang ba? Yung kaya mong bilhin yung mga gusto mong bilhin kahit papaano. Tsaka yun nga, simula bata pa ako, pangarap po na talagang mag-abroad kasi nakikita ko yung mga ibang kapitbahay namin pag may mga dumadating silang mga packages at tsaka ano, yung mga chocolates. Parang siyempre, di ba, parang kagaya ngayon, nakakapagpadala ka na din. Parang ang sarap sa kalooban yung nakikita mo na masaya sila. Yun nga, kaya nga ako naging de viajeras kasi gusto ko rin talagang maranasang makarating sa ibang bansa. At gawin mo habang kaya mo pa, habang hindi ka pa uugod-ugod kasi ahanin mo din naman yung pera mong ipon ka ng ipon kung hindi mo naman na kaya mag-travel, di ba? So, kaya nabuo ang de viajeras. Alright, alright, alright. Okay.